tayong maghahati ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapatid. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisa Teleradyo. Balita ngayon! Pamilya, muling mapapanood at mapakikinggan si Kabayang Noli De Castro dito sa Teleradyo simula sa Lunes, November 8, sa kanyang programang Kabayan, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Tuloy din ang paghahatid niya ng maiinit na balita sa Teleradyo Balita kasama si Joyce Balancio, alas 7:30 ng umaga. Sa social media post ni Kabayan, ibinahagi niya ang pasasalamat sa lahat sa pagbibigay ng konting panahon na ma-enjoy ang bakasyon sa beach. Unan nang inatras ni Kabayan ang kanyang kandidatura bilang senador na sinundan ng pagkalas sa Partido Aksyon Demokratiko. Nagpahayag naman ang kasiyahan ng pamunuan ng ABS-CBN sa pagbabalik ni Kabayang Noli para ipagpatuloy ang kanyang tunay na misyon na maglingkod sa kapwa Pilipino. Pumayag na ang DTI na alisin ang face shield sa mga sinehan na magbubukas na simula sa November 10. Sa inilabas na guidelines ng DTI, sinabi ni Undersecretary Ruth Castelo na may opsyon ang moviegoer kung gusto niyang magsuot o tanggalin ang face shield habang nasa sinehan. Obligado naman ang mga sinehang mag-disinfect bago at matapos ang palabas para matiyak ang kaligtasan ng mga customer. Bukod dito, obligado ring magpatupad ng 1 meter physical distancing kahit pamilya o galing sa iisang household ang mga manunood. Bawal namang kumain pero papayagan ang pag-inom ng tubig para sa health purposes o kung may emergency. Dapat ding magpakalat ng mga health o safety officer sa mga sinehan. Para sa iba pang maiinit na balita, manatiling nakatutok sa Teleradyo at sa aming Facebook, Twitter at website. Ako po si Nikki De Guzman. Balita ngayon. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Pasada starts right now! Quatro na ng Nobyembre! At overtime na naman. ang pagdinig ang ibig ko sabihin. Yung pagdinig. Oo nga, tapos meron na naman silang exciting content partner. Ha? Meron ba? Hindi ba si ano? Si, teka. Hindi ako magaling sa pangalan. Ala. Eh. Yung sa PSDBM, si Christopher Lau. Oh, matagal nang sinight for contempt yun, oh, dahil di nagpapakita. Kasi hindi na nagpapakita, oo. parang ayaw multo. Parang multo. Hindi, parang kasi ang feeling ng Senator Dick Gordon, teka, sandali. Hindi ka naman covered nung ban sa mga secretary sa, yung mga cabinet members. Ha? Hindi ka naman cabinet member, no? Matagal ka na nag-resign. Oo. So, ayan. Tuloy, halos kanina, kaya siguro medyo maiksi-iksi ngayon, Rica, no? Dahil sa, walang cabinet secretaries dun, eh. Wala din yung, si Dargani 1 and Dargani 2. Kaya, kakaipitan. Ano kaya mangyayari, no? Ano na kaya mangyayari dyan na parang ayaw na nilang magsipuntahan, ayaw nang mag-appear dun sa hearing, di nagsusumite ng mga dokumento, so... What's gonna happen now? What are we gonna be expecting? Yung mga nagsalita noon, nag-atrasa naman sa sinabi nila ngayon, nagbaliktad sa mga sinabi nila. So, this is a comedy. Ating pinapanood. Sabi nga nila, don't drop the ball, not right now, kasi sayang yung mga nailabas, na-expose na
bagamat definitely it's not cast in stone, eka nga, meaning it's not over until it's over, eh wala pa namang pwedeng parusahan as far as that's concerned, except for Lincoln Ong na hanggang ngayon eh nakapiit pa rin sa Senado. Oo, eh dati-dati di ba ang bright-bright niyang magsalita eh, na medyo nasa sad nga ako eh dahil medyo matamlay na yung kanyang mga sagot. Siyempre naman, no, ikaw ba naman yung patirahin sa basement ng Senado? Hey partner, at least hindi ka nagbabayad ng kuryente, hindi ka magbabayad ng pagkain, di ba? O wala ka pang mobile bills kasi bawal. Hindi ka man lang makasagap ng sariwang hangin, di ba? O hindi wala naman pupunta ro na nagtitinda ng taho, pwede mo tawagin para makapagtaho ka naman sa umaga, di ba? Or mainit na pandesal. Oo. No, talagang ang daming pwedeng sabihin, conjugal visit na nasa isip mo. Oo, ng family, ng asawa. You know, personal ano, di ba? Personal, what do you call this? Podcast. Ito na nga. Ito na tayo. Kunti lang ang bilang na ko. Kontakin mo mukha. Palitan na. Kunti na lang po ang bilang mga bagong kaso ng COVID ngayon. 1,766 para sa araw na ito. Just 200 plus. Sa dami ng mga nadagdag kahapon, partner, 1,500 kahapon eh. So, good pa rin yun, no? 1,000 below 3,000 na tayo for the second straight day. Let me ask you, personally, how do you feel about it? Itong mga, di ba, sunod-sunod na bumababa na ang new cases, ang tawag nila sa ibang bansa is hindi naman new cases, new infections, ayan, which I think is, well, it's more, it's clearer, no? It's more on the spot. Ito, kapag siyempre nararamdaman mo yan, anong pakiramdam mo? Sabi nila kasi, ayan ha, hindi na tayo number one sa new cases, panlima na lang tayo, sabi ni Secretary Duque. So, this past few days, no, past weeks na nga eh, pababa ng pababa, and therefore, you feel na, ay, sige, sana magtuloy-tuloy na. Ikaw, how do you feel about it? Ako partner, mas nandun ako sa pag-iingat pa rin, lalo nang mag-ingat ngayon. Kasi, tingnan mo, nung nakita natin na bumababa ang mga kaso, nagsilabasa ng lahat. Ang daming tao sa Quezon City Circle, sa Dolomite, sa Tondo, sa Marikina Bike Trail, di ba? Naglabasan lahat na eto nga sinasabi, hindi po porke bumababa na, bakunado tayo, we'll let our guard down. Kasi nakikita po natin yung yun. So, mas nakakatakot siya for me. Ikaw, partner, your take on this. Ako may kaba eh. Kagaya mo din. May kaba na baka this is one of, di ba sabi nga nila, the hills and mountains and the valleys, eh baka bumababa na ganun eh, meron pa palang kasunod na pag-akyat. At nabanggit nga din ni Bill Gates, bagamat ito eh, this does not refer dito sa current pandemic natin. Sabi niya, we, meaning humanity, is not ready for the next pandemic. Aray! Hindi ba nakakakaba yun? So, by December or ito, yung January siguro, January or February, after the Christmas holidays, after all the reunions, hindi kaya ang mapag-uusapan na naman natin eh, wag naman sana, Diyos ko po, Panginoon, na, ay, nagkaroon ng surge. Eh kasi naman, 'di ba, nung Pasko, lahat eh dumayo at nagsaya kasama ang buong pamilya and there was practically no physical distancing and because quite a number of people are tipsy, hindi na nagsuot ng ano, 'di ba? Face mask. Oo, peace be with you. Ayan. So, yun ang kinakaba ko. Sana naman eh, hindi. Ano. Pero may mga magandang balita. Mukhang si DILG Secretary Anyo, ipopropose na
wag nang ano directive on wearing of the face shield, I think is, you know, to do away with it, no? Mm-hmm. Oo. May nauna na partner, 'di ba? Hindi ba yung Iloilo ba yung nag-anunsyo? Na ano? Na hindi na sila mag-mandatory face shield. Ah, yun ang hindi ko pa narinig yun. Pero ang 'di ba everything is about IATF, 'di ba? Dapat bigyan ng basbas ng IATF 'yon. Kaya nga even Secretary Anyo is saying that he will recommend. Oo. Ito pa ang isang napakalaking debate ngayon na siyang pag-uusapan natin sa Sayong Palagay, Rica, no? Dahil naalala ba ninyo, sino mga nakausap na natin? Si Secretary Joey Concepcion. Nakausap na natin, sino pa ba ang mga nakausap natin ukol dyan, ano? Si John, Yusek John Malaya, etc. And this is about yung Dole din nakausap natin, mm-hmm. Yung dapat bang gawing mandando. Nagsimula ito mm-hmm. doon sa sinabi ni Secretary Bebot Belio na kung ang negosyo mo ay restaurant at kailangan mo na magkaroon ng mag-serve sa dine-in customers, no? Outside of syempre ang papapasukin lang doon yung fully vaccinated, not partially vaccinated, fully vaccinated. Eh paano nga? Kung yung mismong mga crew or staff ng restaurant, hindi fully vaccinated. Hindi ba katawa-tawa yun? Kaya sabi ni Secretary Bello, in that particular case, then you can, the owner, no, the business owner can say, mag-leave ka muna, no? Or you will be on furlough, no? Dahil we cannot have a non-vaccinated person serving a fully vaccinated customer, which it makes a lot of sense. Defeats the purpose. Yes, defeats the purpose of the vaccine. Mm-mm. Oo. So, ang latest po ngayon, kilalabas nga lang, si Secretary Vaccine Czar, Carlito Galvez. Yes. Carlito Galvez, thank you. Sinabi na, he's not saying it is now official. He's just saying his position is, dapat may mandatory vaccination. At dyan po iinog ang ating talakayan sa Sayong Palagay ngayong Huwebes ng hapon. Opinyon mo? Pakinggan ko! Sayong Palagay! Kasi po ang tension dito maaari daw maging paglabag sa human rights. Ayon naman sa opinion ni DOJ Secretary Guevara, hindi pwede yung imamando mo yung pagbabakuna. You know, every person has a right, may karapatang pantao na magdesisyon sa sarili niya kung gusto niyang magpabakuna o hindi. The fact of the matter is, ang nangyayari po ngayon sa Aremica, libo-libo po ang mga pulis at mga bumbero na naka-leave ngayon o hindi pwedeng makapasok dahil nagkaroon sila ng deadline to show at least na partially vaccinated sila. Malakas po ang push and pull doon. Yung sabi, hindi. No. You don't dictate that. I will decide for myself whether I get vaccinated or not. At yan po ngayon yung nararamdaman natin dahan-dahan dito po sa ating bayang Pilipinas. Ngayon, ang ating tanong, Are, sa usaping dapat bang gawing mandatory ang bakuna? Mga kapasaders, sang-ayon ba kayo? O palagay ba ninyo ito ay tahasang paglabag sa karapatang pantao o human rights? Should we have mandatory vaccination or not? Ano po sa inyong palagay? Yan!
madali lang po sagutin, mga kapasaders. Agora na. Madali ba kaya talaga ito? Paano kung bigla sila maglabas ng according to article section ganito? Constitution. Pero opinion niyo po yan. Agora lang at gusto lang po namin din malaman. Text lamang Teleradyo Space React. Space ang inyong pangalan, lokasyon, kasabutan. Isend yan sa 2366. Pwede rin po sa ating Viber number 0977-787-3804. Ang ating Facebook page ng Teleradyo is also open. Pati na rin ang ating YouTube channel. Tayo po ay worldwide na. Salamat po sa mga araw-araw nanonood. Don't forget, like, share, subscribe ang ating Thursday edition para po pwede kayo mag-chat sa chat box natin. At marami pa ang makapanood ng ating programa. Partner Davao City pala yun. Yung hindi na nagmamansit ng face mask and closed spaces. Yeah, not Iloilo pala. Yeah. Oh, hindi. Face shield. Ay, face shield. Dami na kasi mga pinapatong sa mukha. Oh, face shield. Oh, yeah, oh. isa pang argumento bago tayo pumunta sa ating report. As recent as two months ago, marami nagsasabi, ano? Imamandando ninyo ang bakuna? Wala nga kayong bakuna eh. Wala nang dumarating. Eh, hindi na po ganun ang sitwasyon ngayon. Napakarami ng unang dumating. Ang problema nga kung paano may administer o maididistribute at matuturo ka ng napakaraming tao din sa ating Pilipinas. So, hindi na po valid yung argumento na, eh, wala nga bakuna eh. Ayun. So, that makes it, the debate becomes a lot more fierce because of that. Vaccine pa rin ang ating pag-uusapan sa report ng ating patrol ng Pilipino, vaccine hesitancy ang isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbagal ng pagbabakuna sa ilang probinsya. At sa gitna nito, sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na pabor siyang gawing mandatory ang COVID vaccination. Detalye ng report na ito mula sa ating patrol ng Pilipino, Binibining, Vivian Gulia. Vivian, magandang hapon. Peter Rica, magandang hapon. Lumalabas sa datos na hanggang noong Martes, Metro Manila pa lang ang tanging rehiyon na nakapagbakuna kontra COVID ng higit kalahati ng target na 70% ng populasyon nito. Nasa 88% ng target na 9.7 milyong individual ang fully vaccinated sa Metro Manila. Pero maliban dito, lima lang sa natitirang 16 na rehiyon sa bansa ang nakapagturok na ng kumpletong bakuna sa higit 30% ng target population nila. Pumangalawa sa NCR ang Cordillera Administrative Region, pero nasa 39% pa lang ng target nito ang fully vaccinated. Sinundan ito ng Davao Region, Calabar Zone, Central Luzon at Northern Mindanao. Sab na rehiyon ang nakapagturok ng kumpletong bakuna sa 20% hanggang 30% ng target population. Pangalawa naman sa huli ang Bicol Region kung saan higit 19% lang ng target ang fully vaccinated. Pinakamaliit ang porsyento ng may kumpletong COVID vaccine sa BARM na nasa 9.8% lang ng target na 2.9 milyong individual. Nauna nang sinabi ni BARM Interior and Local Government Minister Naguib Sinarimbo na isa sa mga hamon sa rehiyon ang pagdala ng COVID vaccine sa mga isla at malalayong lugar. Pero ang pinakamalaking hamon aniya ay marami pa rin ayaw talagang magpabakuna. Ganito rin ang issue kaya bumagal ang COVID vaccination sa Metro Cebu at tapos makumpleto ang bakuna ng halos kalahati ng eligible population nito. Sa gitna nito, sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na pabor siyang gawing mandatory ang COVID vaccination dahil magiging bantaan niya sa mga bakunado ang mga walang bakuna. Isa sa mga pinag-aaralan ang paghihigpit sa galaw ng mga wala pang bakuna. Halimbawa, mga bakunado lang ang papayagang pumasok sa malls, sinihan, simbahan at mag-dine-in sa restaurant. Tinitignan din ang panukalang walang bakuna, walang ayuda sa mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P. Nag-order naman ng gobyerno ng 6 milyong doses ng single-shot Johnson & Johnson vaccine na ilalaan sa BARM para mapadali ang pagbabakuna doon. Pinatutulong din ang pulisya at militar sa pagdadala ng mga bakuna sa mga LGU gamit ang mga sasakyang panghimpapawid nila. Plano ng National Task Force Against COVID-19 na magdaos ng 3 araw na National Vaccination Drive ngayong buwan kung saan target makapagbakuna ng 5 milyong COVID vaccine doses.
sa halos 109 million COVID vaccine doses na dumating sa Pilipinas, higit 47 million pa ang hindi na ituturok. Lampas 28 milyong Pilipino naman ang may kumpletong bakuna na. Para sa Teleradyo, Vivian Gulia, ABS-CBN News. Vivian Gulia reporting live sa Pasada sa Teleradyo Worldwide. Thank you, Vivian. At sa oras na... 22 ng hapon, partner. Ay, may makakasama na tayo. Papasok na ba natin ang ating next guest or mag-commercial na ba muna tayo? Pasok na natin. Pasok na natin. Sige. Breaking news ito eh. Mm-mm, partner, kasi kanina lamang po, mga kapasaders, nagkaroon po ng landslide sa, paano to sabihin, Campo 5, Talisay City, Cebu. At ang ano po dito, may nakakuha po ng actual na video na nangyari, mga kapasaders, no? So, kumustahin po natin, ano na po nangyari? Meron bang mga nadamay na aksidente, na clear na ba? Kasama natin ngayon ang ating guest, Traffic Operations Development Authority ng Talisay City, si Sir Jonathan Tumulak. Sir Jonathan, magandang hapon po. Welcome po sa Pasada sa Teleradyo. Ayan, sir, naka-mute ka pa po. Opo, pwede pong ma-unmute po muna para makausap ka po namin, sir. Ayan, welcome po ulit, sir. Yes, magandang hapon po. Opo, Sir Jonathan, narinig po nga po namin yung medyo malungkot na balita dito sa landslide, sa bandang Talisay. Meron na po bang update? Anong oras ba nangyari? Ilan ang naapektuhan kung meron man? Yes. Kaninang umaga, mga alas 6, nakatanggap kami ng report galing sa isang motorized taxi, yung Habal-Habal, na nag-report sa amin na may nangyaring landslide doon. So, pinuntahan namin at least na-confirm namin na meron. So, during that time, mga alas 6, konti lang yung landslide nila, konti lang yung naapektuhan na daan, bale half road, half lane ang okupado. Mm. Mm-hmm. So, pagkatapos nun, pinahold namin yung lahat ng mga sasakyan. Walang makapasok doon sa area. Pero pagka alas 8:44 ng umaga, nung nag-standby na yung mga personal natin doon, biglang gumuho yung malaking portion sa bundok. Mm-hmm. Doon sa area. So, ang nangyari is totally close yung daan. Tapos, big portion ng daan ang okupado. So, mm-hmm. Sa ngayon, pagkatapos na nangyari kanina, may ginagawang emergency meeting si Mayor Samsam, nandun yung DPWH, nandun yung PNP, nandun yung mga barangay officials sa barangay, kasi bali dalawang barangay ang apektado, yung Campo 4, mm-hmm. saka yung si Manipis. So, itong Campo 5, bali, sityo ito ng Campo 4. Mm-hmm. Oo. So, ang nangyari is may order agad si Mayor, i-close yung area for 10 days, more or less. Then, kanina, ginawa agad yung clearing operation with DPWH. Pero sad to say, mga pasado alas 3 ngayong hapon, pinahinto mo na yung clearing operation kasi biglang umulan. Ah! Oh, biglang umulan. So, until now, kung makita ninyo itong sitwasyon namin ngayon dito, malapit nang mag-alas 6, pero kung maobserbahan mo sa ordinaryong araw, siguro nasa mga alas 7 na. So, uh-huh. Yun ang sitwasyon dito. Cloudy, tapos bago lang natapos yung ulan, pero may kunting lang ulan. Yung landslide po, naging dahilan bakit nagkaroon ng landslide? Continuous ba ang ulan o paki-explain nga po. Yes. Last 2 days walang ulan dito sa Talisay. Pero kagabi, last night, biglang umulan. Nag-start yung ulan is mga alas 6, mm-hmm. tapos natapos siya mga alas 8 ng gabi. And then, pagkabukas na, yung kaninang umaga, yun na ang nangyari. Pero expected yan, sa amin dito, expected yan, kasi nangyari na ito many times. Kasi nung una, last October 8, yun ang first na
malaking landslide doon sa area. Pero sa ibang location. Ang area ng manipis yun, yung last October 8. So yung sa October 8, ang tinawag namin doon is Sitio Languyon, Barangay Manipis. So ang distansya sa Languyon at saka sa ngayon is more or less nasa sa mga 50 to 70 meters yung distance. So Sir X, sabi niyo po no na expected niyo na po na itong area na ito ay merong mga nangyayari na landslide ilang beses, yes, na bagamat minor yung iba. Hindi po pinlano na ilipat yung daanan doon sa mas safer na lugar? Okay. Ang sitwasyon kasi nitong daan ng Kampo 4, Kampo 5, Manipis, ito yung tinatawag namin na Toledo Wharf Road, yung National Road. Kasi ang sitwasyon dito ngayon is tinawag itong Manipis kasi nung una, way back 1980, yung hindi pa pinalapad yung daan, tinatawag itong Manipis kasi yung makitid. Makitid. Yes, ang daan. So ang nangyari is kung mapuntahan mo yung area, bulubundukin, tapos daan, tapos bangin. Mm-hmm. Yun ang sitwasyon sa area. Sir, isa pa po, no? may nakarating po sa amin na video ng mangyaring landslide kanina. Yes. Na-mention nyo po na pagdating ng alas 6, isinara nyo na po yung road para hindi na di na siya passable. Pero yes, doon sa video na nakita namin, sir, may ilang mga motorista pa rin na dumadaan. Kaya nila nakunan. Bahagi po ba ng team ninyo yung mga yon? Yes. Yung nakita sa video, is yung video na yun is coming from the other side. Mm-hmm. Coming from the other side, yung side galing sa Toledo City. Kasi itong bulubundukin na ito is parang kung galing ka sa Talisay, kapag nakapunta ka na doon sa ibabaw, boundary na yon ni Minglanilla at saka ni Toledo. So, ewan ko lang doon sa kanila, siguro iba, hindi pa siguro nila alam yung sitwasyon. So, may nakapasok. May nakapasok. Wala po bang mga nakatira doon sa bundok na yon o sa gilid ng daan na maaaring naapektuhan ng landslide? Doon sa area na yon, yung na landslide, meron lang mga konting kabahayan, pero hindi naman sila nakamaan doon sa landslide. Pero a few distance from the site, yun nangyari. Siguro, mga sampung mga houses lang ang nandun sa area. Okay. Paki-describe nga po, Sir Jonathan. Yung po bang, dahil nabanggit ninyo kanina na medyo yung lugar na yun, talagang madalas magkaroon ng landslide, ano? Meron po bang riprap yung bundok na yon at saka galvanized wire rope net na ginagamit ng DPWH yata no sa mga landslide prone mountains? Yes. Since last year yung DPWH may ginagawang proyekto diyan sa area. Gumagawa sila ng mga retaining wall. So yung mga retaining wall aabot hanggang doon sa area na tinatamaan ng landslide. Like for example, doon sa Sitio Languyon, merong retaining wall doon, pero winasak yung retaining wall sa landslide. Oo. Wow. Oo, winasak. Tapos, meron din portion dito sa Talisay, kasi yung landslide dito, nagsimula siya since September pa. Since September. So, yung September, may magkakunti lang yung landslide, pero natamaan yung mga retaining wall. So, sa ngayon is ongoing pa yung project nila ng DPWH ng retaining wall, pero wala silang metal nets or nets na nilagay. Oo. Nabanggit ninyo na isasara, hindi mo nagagalawin ang mga 10 araw. Paano makakaapekto yan kung makakaapekto man sa mga pasahero, sa mga ibabiyahing mga goods, ano? Gulay o kung ano man, papunta ng Cebu City. Yan. Base sa report na natanggap namin kay Barangay Captain ng Manipis at saka ni Barangay Kampo 4, kinuha na namin yung data. Ang apektado is, dun sa Manipis, ang apektado is 110 na workers.
nagtrabaho ng Cebu City na uuwi doon sa Barangay Manipis. Tapos yung pamilya naman, there were 200 families ang apektado. Tapos sinira na yung area. So ang plano ngayon ni Mayor Samsam, i-coordinate namin doon kay LTFRB kung makabigay ba sila ng special permit na may magbabiyahe from Manipis na doon sa kabilang side sila dadaan. Yung tinawag natin na Minglanilla, Toledo. Okay. Tapos from Minglanilla, Toledo, papuntang Naga and then back to Talisay. Yung distance niya, sir, is siguro ang distance niya by kilometers, aabot siya hanggang mga 80 kilometers. Naku! Yes. Haba pala. Kasi, no? Yes, kasi ang nangyari is doon sa tutok ng ng bundok, uh-oh, tapos pababa pa sila sa Pika side na ng Cebu. Uh-oh. O other side na ng Cebu. Southeast. Yes. And then, uh-oh, papunta na sila doon sa Naga Uling Road, tapos from Naga, papuntang Talisay. So, ang distance niya is between mga 25 kilometers. Ah, so parang ano yan, iikot, no? Iikot, yeah. Iikot, Okay. Alin po ba mas malayo mula sa Cebu City? Yung Talisay ba o Minglanilla? Mas malayo ang Minglanilla. Kasi okay, from Talisay, from Cebu City, Talisay, Minglanilla, Naga, oo, San Fernando. Iyon, oh, no, nagpa-boxing na po kami doon sa Minglanilla, kaya medyo familiar ako doon. Nadayo mo na pala, partner. Sir Jonathan, ito po, papatapos na po yung taon. Alam naman po natin na kadalasan pumapasok yung bagyo, yung mga tag-ulan, mga bagyo ng ganitong panahon. Kapag ganito po, ano po yung mga nagiging plano ninyo para hindi ito maulit-ulit? Yes, may ginawa ng meeting si Mayor Samsam, kasama na si DPWH, pati si DENR. May ginagawa na kaming meeting the other day. So yung initial plan ni DPWH na present pa niya kay Mayor Samsam, maggawa sila ng benching. Yung benching, no? Parang kung sa tingin lang natin, parang rice terraces yung dating, no? Mm-hmm. Yung benching. So, oo, yung benching, nangangailangan lang ng malaking budget. So, yun ang problema lang natin sa ngayon. Kasi yung area na yun is malaking bundok. So, malaki ang operation na gawing benching. Ayun. Okay. Maraming salamat po, Sir Jonathan, sa inyong time. At sana'y maayos na kagad yan. Ano? And, yes, Opo. At kami po ay mangungumusta ulit kapag siguro malapit nang maayos at magno-normalize na yung flow ng traffic dyan sa Talisay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, sir. Mr. Jonathan. Salamat. Mr. Jonathan Tumulak ang mula sa Traffic Operations Development Authority or TODA ng Talisay City, malapit sa Cebu. Kami po ni Rica ay magbabalik in just a very short while. Ang oras natin, Rica. Oras natin, partner, 5:35 na po ng hapon. Marami pang oras para magpadala ng kasagutan. At sa programa natin, pabalik po mamaya-maya ang Pasada sa Teleradyo Worldwide. Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Teleradyo. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti na lang. Street smart? Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Upusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11, sa nag-iisang Teleradyo.
Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano ba ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountain, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya, magtanim tayo ng mangrove. Tapos mag-coastal cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 2, dito sa nag-iisang teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher, tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang teleradyo. Mga impormasyong may epekto sa publiko. A recommendation para maagapan ang pagtaas ng COVID cases sa bansa. Travel. Walang energy ang audio natin ngayon na. Parang mahina. Mahina ang dating. Hindi ko masyadong maramdaman. Bakit sa headset lang natin. Pero partner, ang aga. Nakatodo na ako eh. Ako din, akala ko sa atin lang. Ano yung basa sinasabi mo na ano? Na aga-aga mga... pa lang. Yes, marami na sumagot sa iyong palagay. Marami talagang ang affected dito sa usaping pandemic, yung bakuna natin kung dapat mandatory na o hindi. Oo, para bang ano yan? Para bang yung she's turning Japanese. Alam mo ba yan? Isa pa yan. Nalungkot ako doon, partner. Kasi nabanggit mo yung mandatory, kaya naalala ko si ano, Yuka Sasso. But, di ba, can we blame her? It's her personal choice, di ba? Sabi ko lang, nalungkot ako. Something ito, ine-elevate talaga siya ng Pilipinas. They were very proud of her. Yan. But doesn't mean we'll stop, di ba? Kasi nga daw, speaking of the term mandatory, bago siya mag-22, ayon sa Japanese laws, she has to choose kung ano siya. Ikaw ba eh, gusto mong maging Pilipino o gusto mong maging Hapon? It cannot be Japino. Kasi, dahil, pinili nga po niya, breaking news yata kahapon natin, na Yuka Sasso has actually chosen to be a Japanese. Pero ang sinabi naman niya no matter what nationality she chooses, she will still be both Japanese and Filipino at the same time. Yun ang sinabi niya. I have in my heart that I am both Japanese and Filipino no matter which one I choose. Sabi ni Yuka Sasso. But alam mo ba kung ano yung pinakamalaking rason niyan? Ano? It's economic. It's financial. Kasi sandamakmak na mga kumpanya sa Japan ang pwedeng mag-sponsor sa kanya. Bilang isa sa mga top lady golfers in the world. Dalawang bilyonaryo yata yung laging nakasuporta sa kanya. At least meron siyang suporta.
ayaw ba niya maging top lady golfer in the Philippines? In the world na eh. Oo nga. Alam mo, Rica, just one last point. It's also the power of passport. Tandaan niyo yan, mga kapasaders. There's such a thing na kapag ikaw ay may hawak na Japanese passport, malamang sa malamang, hindi mo na kailangan ng visa para pumunta sa maraming mga bansa. Kapag ikaw ay may hawak na Philippine passport, punta na nga tayo sa sayong palagay. Dahil magkakaalaman, no, ang dami-dami babayaran at iilan lang ang meron tayong, ano tawag nila doon, partner, yung gano'n, yung wala na tayong visa-free visit. Iilan lang parang, yan eh, para sa Pilipinas. Parang mga Marcano, di ba, pupunta sa Pilipinas, no visa required. Pero kaya, Pilipino pupunta sa Amerika, show me the money. What's your purpose in visiting the USA? How much cash do you have? Mm-hmm. Abay tarat. Ito na, ang sayong palagay. Ikaw talaga, Rica. Nako, baka mamaya mag-transform ka, President, ha? Ang ating katanungan for today. So, usaping dapat bang gawing mandatory ang bakuna, saayon ba kayo o ito ba ay tahasang paglabag sa ating human rights? At ano po, ang inyong kasagutan? Karapatang pantao. Ayan, panay bakuna pinag-usapan natin. Ano? Sabi ni Shusi, Serundo, ginutom naman ako doon. Parang sushi ang dating. Ha. Sa aking palagay, pwede ring mandatory ang pa-vaccine para may panglaban ka na sa COVID. Di na maging malala kung ikaw ay tamaan ng COVID. At makakalabas kung kailan mo gusto. Kasi kahit bakunado ka, nagkakaroon din ng COVID. Kapamilya forever, Ma'am Shusi! Thank you po. From Federico Baisa, let us respect their choice. Anyway, it is them who will suffer the consequence. Aba, Federico, ah, you are deep in my heart. Ah. From Gio Crew, eh, tama ba yun? Gio Crew Cruz. Oo, dapat pabakuna ng mga Pilipino. Kaya nga bumababa mga kaso dahil marami nang nabakunahan. Makes sense. From Gio Crew, thank you. From Anne Emerald and Penny, good PM po, Sir Peter, Ms. Rica. Ang opinion ko po, gawin na lang mandatory ang vaccination para pumabot na ang herd immunity. Hindi naman po labad sa human rights yung mandatory vaccination para na rin po yan sa ikabubuti nating lahat at makausad-usad na tayo, lalo na sa ekonomiya. From Ma'am Evelyn Labagnoy Duwazo, sa akin pong palagay, di ako mapapalagay. Dapat lahat po mabaksin na. Thank you. Thank you, Ma'am Evelyn. With an H talaga yung na mo, partner. Oo, no? Na. Ma'am Lino Ho, sa aking palagay, hindi po mandatory ang pagbabakuna. Karapatan nila yan kung ayaw nila magpabakuna. Pero dapat lang sana mag-ingat ang mga tao na wala pang bakuna. Baka sila pa ang magkalat ng virus. Sila man po from Florida, Bulacan. From Miss Rose Ferriols, vaccination is an obligation to yourself and your community. With COVID, no one is invincible. The threat of COVID is very deadly. Yeah, right. Well said, Ma'am Rose. From Benny Perez, I am in favor na gawing mandatory ang pagbabaksin sa mga Pilipinos for safety and health purposes. From Dino Monzon, sabi ni Dino, good afternoon, Mr. Peter and Ms. Rica. Yes, vaccination should be made mandatory given that it's lives that are at stake here. Those against it on religious and other grounds are so blindly devoted to their beliefs, they forget that the needs of the many outweigh the needs of the few or the one. If they remain adamant, then their employers should also not be blamed for putting on involuntary leave those employees who refuse to be inoculated and let them face the consequences of their hubris. Ah, lalim nun.
Haya, hey, alam mo, kabigat magsalita nito ni Sir Dino Monzon. Sir, professor ka po ba? Paki-explain mo. Tama. Charity, kasipi, hindi dapat mandatory ang pagbabakuna. Walang sapilitan yan. Wala silang magagawa kung ayaw ng tao magpabakuna. Very split, no? Split decision yung mga may nakita tayong agree. Meron din nagsabing hindi sila agree, na hindi ito against human rights. Talagang iba-iba ang pananaw ng ating mga kapasaders. Well, that's exact. Mataas na ang vaccination sa states. I think over 80% na, no? Pero ngayon, medyo magulo nga po dahil may mga ilang states, hindi naman lahat ng states, may mga ilang states na talagang magkamatayan na ayokong magpabakuna. May mga in-interview nga na papanood ko sa YouTube, Rica, na sabi nga nila, it's a grand plan. Yung pag nagpabakuna ka, sooner or later, you will be part of the new world order where you will be enslaved. grabe na yung enslaved. Kasi ang daming takot ng mga tao, partner, di ba? Hanggang ngayon, oh, mahigit ano na. Pero isang mabilis, oh, dito tayo sa Pilipinas, sabi mo, madami na, di ba? Target ng populasyon natin ay ng gobyerno, 70% of the population, di ba? Target population. Dito sa NCR, partner, nabakunahan na ang 88% of the target population. CARB comes in a close second. Ay, di pala close second to. CAR at 39%. Yeah. Yung iba partner, ganun din. 30% lamang sa ibang mga region. Lowest natin, Region 5 and the BARM mababa nga. It definitely should be higher as we are facing also the Christmas season. Ano? Kaya kausapin nga po natin ang ating butihing chief PNP dahil ano ba ang mga balak nila dito sa paparating na Kapaskuhan dahil magkaroon ng overcrowding, alam nyo na, sa mga malls, sa mga holiday bazaars at kung saan-saan pa. Nasa linya po natin si Police General Guillermo Eliazar, ang ating PNP Chief. General, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon sa inyo at magandang hapon din sa lahat ng manakikinig at nanonood sa inyong program. Welcome back, General. Salamat po. Thank you po for your time, General. So ano po ang balak ng PNP? Kayo po ba magiging mahigpit sa pagmo-monitor at pagpapatupad ng tamang mga health protocols, physical, social distancing, number of people who can visit any residence? At saka yung mga bazaars and all that. Ano po ang balak ng ating PNP General Eliazar? Yes, tama yun. Alam lang kasi natin na we're expecting na itong alert level 3 natin dito sa Metro Manila ay maaring bumaba sa alert level 2. In fact, dun sa mga katabing lugar nga natin from MECQ ay nalipat na sa alert level system at alam natin na itong restriction sa movement ay talagang luluwag dahil nga sa bagong alert system na ito na siya namang angkop din sa ating pagbubukas ng ating ekonomiya. At siya naman nakita natin dahil nga sa magandang takbo ng ating monitoring din dito sa ating infection dahil nga doon sa vaccination program natin. So, while it's true na luluwag ng konti itong restriction sa movement, pero ang ating kapulisan, hindi tayo magluluwag. Maghihigpit pa rin tayo sa pagpatupad in such a way na ang gusto kasi natin, ang ating mga kabayan, na kung sila ilalabas dahil allowed naman sila lumabas, ay dapat ay sumusulit sila doon sa health protocol na yon. Kaya ang direktiba natin sa ating mga kapulisan, particular sa ating mga hepe ng iba't iba nating mga unit at mga chiefs of police, mag-coordinate sa mga LGU at mga establishmento doon sa kanilang lugar para magkaroon ng magandang coordination na itong mga nagbabantay doon. For example, ang mga establishmento naman, siyempre may mga security guards dyan at meron silang mga personnel at yung kanilang mga i-implement na mga itong mga facilidad nila dapat conducive ito dun sa observance nito mga health protocol. So yun basically ang ating gagawin para in compliance or in observance pa rin ang ating mga kabayan doon sa minimum health standard or protocol habang sila ay nasa labas at naandun sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Opo. General,
today po, ngayong araw na ito, magsisimula na yung no curfew in Metro Manila. So malaking pagbabago po ito in terms of movement ng ating mga kababayan dito sa NCR. Bukod dyan, meron pong balita na ipopostpone muna o hindi muna ipapatupad yung standing room sa mga public utility vehicles. Ang isang binigay na rason, baka daw makonfuse o magkalituhan, lalo na sa mga pulis na manghuhuli kung ano talaga ang ipatutupad na guidelines. So, babalikan ko po yung ating holidays, Christmas guidelines. Meron po bang ilalabas kayo o ang PNP para maging walang kaduda-duda kung ano ang pwede at ano ang bawal ngayong darating na kapaskuhan? Alam niyo po, tayo naman as ay nagmo-monitor tayo sa mga development and lahat ng mga meetings ng ITF, meron tayong representative doon so that kung ano ang mga resolutions na gagawin, yan po ating disseminate sa ating mga kapulisan. Kaya nga, kagaya nyo, kami nag-aabang din ng mga guidelines at through your dissemination, yung po rin ating naging babasihan. Kaya nga, it's a day-to-day actually na kung anong merong mga guidelines, yun ang ating pinatutupad. Kagaya po ngayon, di ba, starting today, ito, kanina pong madaling araw, basically, ang mga wala ng curfew except doon sa mga minors na merong existing na dati pang mga ordinansa na curfew sa kanila. Kaya nga alam nyo itong pagpatubad sa araw na ito dahil nga sa mula alas 12, syempre ito'y bagong araw na, itong November 4, nakapagtalagad tayo ng pagbaba ng mga violators natin sa curfew for Metro Manila. For the past 19 days na natayo na sa alert level 3, nakakita po tayo na itong average kasi is nag-average siya ng 2,325 yung mga violators natin on daily basis for the past 19 days na mga curfew violators. Pero itong araw na ito ay naging 1,912. So nakakita tayo ng basically mga 20% na pagbaba. So i-monitor natin yan. Pero tama naman yan kasi average yung sinasabi natin na 2,325 pero ang violator ng curfew natin is 1,912 lang for yesterday. So maaring ito'y effect na dahil nga sa we can say nga na dahil nga doon sa na nagkaroon ng announcement na hindi na ipatutupad to. So basically, makakaasa tayo sa mga susunod na araw na maaaring mababawasan na talaga yung curfew violator sa atin dahil para na lamang yun sa mga minors noong mga lugar na meron pa rin na pinatutupad na curfew for minors. So ito po, makaasa naman po kayo ng ating pulis naman, base na rin sa experience natin for the past more than 1.5 years na ito pong mga guidelines na dinalabas ng ating ITF, yun po yung ating titutupad. At ipapaliwanag din natin, base na rin sa mga nakukuha nating mga announcement po doon sa mga authorities natin. General, maiba lang din po ako, no? Ilang araw na lang po, ipapasa nyo na po ang batuta, kayo po ay magre-retire na. Sundot na po ng dalawang tanong, ano po yung plano nyo po sa huling mga araw ninyo? At saka, meron po mga ifinload na ilang mga pangalan, meron na po ba tayo na nakikitang pwedeng pumalit sa inyo bilang chief? Well, unang-una po, itong mga remaining kung sabihin natin na 9 araw na lang, kagaya naman po ng ating ginagawa, mula lang tayo manungkulan bilang pulis at eventually itong last 6 months nga ay hepe ng ating pambansang kapulisan, walang punta yung babaguhin to. We will make each day count hanggang sa last day ng ating panungkulan. At doon po sa papalit sa atin, na nabalita na rin po natin na nagsabit na ng shortlist ang ating SLG kay Pangulo. So kahit po saan doon sa sinasabi natin na shortlist ng ating SLG, kung 5 po sila na senior officers, lahat po kami naniniwala at nagtitiwala na kung sino man ang piliin na ating Pangulo, sigurado po na ang buong organization will rally behind whoever will lead our organization. Just like kung ano po nangyari doon sa mga dating pagkakataon, pati na rin sa akin pong pangunguna o pamumuno ng ating organization.
Sir, dun sa mga naka-shortlist na pangalan po, magtatagal po ba yung kanilang serbisyo as chief? Kasi sa inyo po, malungkot man po, 6 na buwan lang po kayo, sir, eh. Ay, hindi po natin alam dahil hindi po natin alam kung sino po yung nasa shortlist na yon. Pero very soon, by next week siguro po, ay may announce na rin po yon para malaman at makapaghanda para po sa aming turnover ceremony. Were you consulted, General Eleazar? Or at least kayo ba tinanong kung halimbawang kayo ang magre-rekomenda, sino ang inyong irerekomenda na next chief PNP? Well, meron po kami pag-uusap ni SILG at kami naman po siyempre bilang hepe ng Pambansang Kapulisan at saka ang director supervisor po sa atin ay si SILG, ay pinag-uusapan po namin yun. So, in so far as the 5 candidate shortlist, I was consulted po ng ating SILG. Ah, okay. So hindi na po siguro sekreto yung ilang mga pangalan doon, ano? let me ask this well, quite difficult question, ano, General Eleazar, kasi you're one of the few SMEs, no, subject matter experts siguro tungkol dito. Ito pong maraming tumutuligsa na revolving door policy, hindi lamang sa PNP yan, kahit na sa armed forces. Ano po? Now that you've served for only 6 months, sabi nga ni Rica, are you in favor of yung pagpapatuloy nitong revolving door policy or reality sa PNP? Well, actually po, lahat naman po ay pwede magkaroon ng improvement. Pero sa nakita naman po namin, dahil nga tayo ay isang structured organization na meron tayong mga program at meron mga roadmap, ako naniniwala na kahit sino pong mamuno dito, sundin lamang itong roadmap natin, itong mga programa, wala pong magiging problema. Parang i-exit po rin yan po eh. Pero as to the improvement, ay yan po yung pinag-aaralan naman ng ating kongreso. In fact, hindi lang po na ituloy, pero dinidirig na po yan. Yung aside from the extension ng ating pong panunungkulan, I mean, yung pong retirement age na ma-extend dahil nga 56, parang napakabata pa. Nasa pink pa, parang nangihinayang tayo doon sa training, doon sa education, sa skills, sa experience, dito mga namumuno para magtapos na hanggang 56. Nakita nga natin na maraming retired na mga senior officers natin na kayo still ay nanunungkulan both sa private at saka sa public office. Kaya nga, maaari po na talagang dinidinig nila yun o pinag-uusapan para sa pagkapataas ng retirement age natin. The same manner, palagi ko bahagi na rin po doon, maaaring pag-usapan din yung fixed term ng HEPE, ng PNP at ng AFP. As guys, sabi ba po, yun po ay there is always room for improvement. While it's true na sa ngayon ay maayos naman at nakita naman natin sa nakaraang panahon na ubra, pero kung ma-improve siya because of that, ay yan po ay pinaubay na natin sa atin pong mga mambabatas para po pag-aralan yan in consultation with, sinasabi nyo nga po, yung ating mga resource persons na pwede manggaling from the military and police service. Opo, kasi kagaya po sa inyo and so many others before you, umaano pa lang eh, bumabuelo pa lang, magre-retire na. So wala pong parang walang masyadong concrete and lasting contributions po sa ikauunlad at ikabubuti ng PNP. And I think one of the things to probably blame there is yung seniority-based promotion. Parang hindi pwedeng mauna yung mga underclass na sa PMA. Your final thoughts po, sir? Well, ano po yan eh? Kaya nga, alam mo po, basta ikaw dumating na dun sa sinasabi natin na third level or lalo na itong ating mga generals or sabi natin mga senior generals, lahat po yan kwalipikado, lahat po yan ay competent. Dahil hindi yung makakarting yan kung hindi po sila, hindi sila competent na maging leader. May kanya-kanyang style ng leadership nga yan, pero dahil nga meron tayong roadmap na or programa, it is a matter of leading this organization. Pero tama sabi niyo po, may pros and cons. At maganda rin in general na mas mahaba ang panunungkulan ninuman. Parang kagaya rin po yan ang ating mga halal na mga 3 years. Yung 3 years kulang pa nga sa kanila kaya nagkakaroon na ng election. Pero the point is, being in this organization at siya naman po ay provided ng batas natin na pwedeng
pwedeng maikli ang paninungkulan depende sa assessment ng ating presidente. So ito po ay sa ngayon ay nakita natin na pwede po naman yan. Pero sinasabi nga natin po, inaubaya po natin yan sa ating mga mababatas in coordination consultation with sa ibang mga sinasabi natin po na mga resource persons para po mapag-aralan and eventually kung dapat baguhin at sinasabi nga natin, pinag-usapan natin na yung ma-extend itong ating itong retirement age natin, tingin ko po, doon din po pupunta yan after proper evaluation and nasa ating mamabatas po ang kanilang magiging decision dyan. Very quickly, meron na po bang offer on the table for your next government position, General Eliazar? Ay, wala po po. Wala pa. Wag po kayo magkalala. Apo, baka sakali, bukas makalawa, meron eh. General Eliazar, maraming salamat po ha sa inyong pagpapaunlak sa amin at sa inyong serbisyo sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Mag-ingat po tayo lahat. All the salamat best, sir. Chief, ingat po. Police General Guillermo Eliazar, ang ating Chief PNP for the next 9 days still. Ang oras, Rica! Oras natin, partner. Naku, lumampas tayo ng alas 6:02 na. Baka magalit yung white lady. Eto na po siya susunod. Balita ngayon. Magbabalik tayo maya-maya. Pasado sa Teleradyo. We'll be right back. Binubuhos mo lahat araw-araw. Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Teleradyo. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti na lang. Street smart? Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata. Meron kayang darating. Ano ba ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother June Banaag OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountains, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya, magtanim tayo ng mangrove, tapos mag-coastal cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 2, dito sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher. Tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang Teleradyo. Ngayon! Kapamilya, pumaru na sa 2,795,642 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos maitala ang 1,766 na mga bagong kaso ngayong araw. Sa datos ng Department of Health,
Umabot sa 37,159 ang mga aktibong kaso. Umakyat naman sa 2,714,658 ang mga nakarecover sa sakit. Matapos madagdagan ng 2,591 ang mga gumaling ngayong araw. Habang 239 ang nadagdag sa mga namatay para sa kabuuang 43,825 COVID deaths. Kakaunti pa rin ang supply ng baboy sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes, hindi pa kasi tuluyang nakakabangon ang bansa sa epekto ng African Swine Fever. Pero kahit kaunti ang supply, nababawasan naman ang mga lugar na apektado ng sakit. Sa huling tala, noong October 27, 126 barangays na lang ang apektado mula sa 3,350. Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi ibig sabihin na kung kaunti na lang ang apektadong lugar ay agad makakabawi sa supply ng baboy. Ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, madami sa mga commercial farms ang tumigil muna mag-alaga at nag-i-import na lang ng mga baboy sa ngayon. Kaya panawagan nila sa Department of Agriculture, tulungan silang dalhin sa Luzon ang surplus o sobrang supply galing sa Visayas, Mindanao, nang sa gayon ay magtulungang mahila pababa ang presyo ng sariwang karne sa merkado sa Luzon, lalo na sa Metro Manila. Sabi naman ng DA, pinag-aaralan na nila ito at tinitingnan kung maaari silang magpataw ng SRP sa mga agricultural inputs para hindi gaanong malaki ang production cost ng livestock raisers. Para sa iba pang maiinit na balita, manatiling nakatutok sa Teleradyo at sa aming Facebook, Twitter at website. Ako po, si Nikki De Guzman. Sino yung kinukumusta mo? Mama ni Nikki Part. Nakalimutan ko. Ina-message ko na lang. Kumusta pala si Tita? Ayan. Mahal ko yung pamilya niyan, partner. Oo. Nakilala ko na kasi sila. Meron po kasing si Rika at si Nikki. May program within a program. Kaya kami mga magagandang babae. We're fans. and you belong to the biggest age group sa ating mga boboto sa susunod na taong eleksyon, ano? Mm-mm. Ang 18 to 40 years old po. Mga kapasaders, please listen. Dahil napaka-importante po nito. Yung 18 hanggang 40 anyos na age bracket ay 52%. 52% ng kabuuan ng mga boboto sa 2022. Ayan. Alam mo kung ilang million yon? Ilan? 31.41 million voters. 31.41 million voters ang 18 to 40 years old. Kaya mga kabataan, dapat woke na kayo. Kasi kayo po ang magdidikta. After all, it's your tomorrow. It's not ours. Did you able to got it? Ayan. Totoo. At saka talagang pag-aralan natin kung sino po ang ating iboboto. Huwag tayo magpadala sa mga napapanood natin sa TikTok lang, 'di ba? Nababasa sa Facebook, kailangan po talaga maging mabusisi tayo. Lalo na at 6 na taon po ng susunod na buhay natin ang nakasalalay po dito. Oo. Kaya nga ako'y nalulungkot dahil sa sila din yung 18 to 40 years old din ang tinatamaan kapag nagkakaroon ng underemployment or 'di ba unemployment yung mas masakit na terminolohiya. Ito kagaya ngayon abay 4.25 million daw ang jobless nitong nakaraang Setyembre. Abay Panginoon ko, 4 na milyon mahigit. Ikausapin nga natin ang ating kaibigan mula sa Dole, si Asek Dominic Nikki Tutay. Asek Nikki, magandang gabi po and welcome back.
Hi, Sir Peter and Ms. Rica. Good evening po sa inyo at sa lahat po. Welcome back, ASEC. Salamat po. At least, ASEC, kapag ikaw ang kausap namin, hindi naman automatic na bad news agad, di ba? may mga good news naman tayo na pag-uusapan. Kaya lang today, it's not really that good. Ano? 4.25 million jobless in September. ASEC, Nikki, is that lower than August or higher? This is higher than the August figure of 3.9 million unemployed persons. And this is also the highest in all the survey rounds for 2021 starting January. At ito naman po ay pangatlo sa pinakamataas mula po noong nag-hit ang COVID-19 pandemic po sa atin noong March. Sir Peter, sabi mo nga, pagkausap mo ko, good news lagi. But even temporary setbacks in the labor market, we still have to look for some good things about the employment situation in the country. Yeah, pero what, ano po, ASEC, Nikki, what caused this? Bakit, kumbaga sa COVID, may surge, ano? May surge ng unemployment noong September. Ano po ang direct na dahilan nito? Well, unang-una po dyan, if you recall, August, nag-ECQ ang NCR, and then it was followed by MECQ ng mga first 2 weeks of September. Malaking bagay po yung dalawang magkasunod na quarantine levels na sasabihin nating pinakamahigpit po among the quarantine levels. Pangalawa po, there is Typhoon Kiko and Jelena noong buwan na yon. Kaya kung mapapansin nyo po, mostly agriculture po yung malaki ang pagbagsak sa employment. And then pangatlo po, September start the school year, lalong-lalo na po sa mga public schools. Kaya kung susuriin mo po yung datos din, in terms of employment gainers, one of the employment gainers po natin ay yung education sector. I think wala lang akong complete data ang hawak ngayon, but it's more than 100 or baka a little than 100,000 po yung nakabalik sa education sector. So ito naman po yung sinasabi kong lagi naman tayong dapat may tinitingnan ding good news. Kasi underemployment rate also went down, and ibig sabihin po yung full-time employment ay nadagdagan. So kapag when we speak of underemployment, pag bumababa po yan, ibig sabihin po maganda din po yung quality ng trabaho na bumabalik sa atin. It's really actually a trade-off kung titingnan po natin, kasi while tumaas yung unemployment mo, pero dumarami na yung nagpo-full-time employment, yung bumabalik sa full-time employment. That's really a good sign of the employment recovery efforts. And we do hope po that, as I've said, temporary setback siya dahil nga medyo maraming nangyari ng September. Pero hopefully naman po, moving forward to the end of 2021, ay tuloy-tuloy po yung ating recovery efforts po. ASEC Nikki, kumustahin po lang po yung iba't ibang mga sektor natin, no? Particular na po yung mga malalaki like yung construction, sa production, at saka yung kanina po na-mention nyo yung mga farmers natin apektado po. Opo. Yung construction po, medyo bumawi po siya ngayon. It gained about 115,000 employment kumpara po nung August na medyo nag-negative po siya, parang net employment gain po siya, but about 70 or 80,000. Tapos yun pong ating wholesale and retail, ito po yung biggest contributor po natin sa services sector. Kasama na rin po yung public administration. Dito po natin nakikita halimbawa yung efforts na ginagawa po ng pamahalaan na makapagbigay po ng mga temporary jobs. Yung mga programs po natin that translates also to employment generation, no matter how temporary.
pero nakakatulong po siya sa pang-araw-araw ng ating mga manggagawa po. Isa, maganda po yung mga nasabi niyo po, no, na may mga gains po tayo. But for health sector, ma'am, nakita po natin talaga nahihirapan. Kumusta po ang figures natin? Ang hindi pa makabangon po talaga ngayon ay yung hotel and accommodation, if I'm not mistaken, that's still totally related. Yung sa healthcare sector, Ms. Rica, hindi ko po na-check yung figures. Siguro ho, itetext ko na lang pag nabutisi ko. Sige, ma'am. Opo. But marami tayong challenges din sa health sector eh. Yung health sector po, ASEC, I suppose walang underemployment yan, ano? Or unemployment problem? Sir Peter, if you can repeat po, mobile po kasi okay. Ako baka nawawala ang okay. Signal ko. Opo, yung pinag-uusapan natin na health sector, yan po ba ay apektado rin ng underemployment and unemployment? I mean, suntok sa buwan, meron po bang ganun? Doon po sir sa unemployment, hindi ko po nakita yung health sector, but I have to double check. Wala po akong hawak na datos. Ano lang na pinasadahan ko kanina kasi ngayon lang po ako nagka-oras talaga na busisiin and hindi ko mahanap sa ano ko ngayon. Sa aking hawak na tablet. Yes. Okay lang. Oo, Asik Nikki. Pero meron kasing nag-forward sa akin ng isang advisory po, number 144 ng POEA. Ano? Pwede po ba kayong tanungin kung unang-una kung legit ito? Dahil this is about the temporary suspension of processing and deployment of new hire nurses, nursing aides, and nursing assistants. Ang sinasabi kasi dito yung increasing the annual deployment cap from 5,000 to 6,500. The administration hereby announces that the said ceiling has been reached as of date, kaya may temporary suspension. Are you able to confirm this, Asik Nikki? Kung yan po ay nanggaling sa POEA na pronouncement, meron po tayong ceiling on the deployment cap for healthcare workers at 6,500. Meron na pong mga request na i-increase yung ating ceiling, pero ang recommendation po natin ay hindi po muna siya itaas base po doon sa report ng DOH. Dahil nga po, at the time that the request was made, kasagsagan po yun ng Delta variant. And alam din naman po natin yung situation ng ating mga healthcare workers. So sana po ang tutukan natin is how to really improve and help the situation of our healthcare workers. Pagdating po doon sa ceiling, sir, that pertains to ano lang naman mga new hires. Hindi po diyan affected. Okay. Opo. Hindi po diyan affected yung mga balik manggagawa po natin, yun pong ating mga healthcare workers sa UK at saka yun pong under government to government arrangement with the government of Germany. Okay. Isa pa po before I pass it on to Rica. Ano na po ang latest ukol dito sa tupad program ng DOLE na nagkaroon ng reklamo ang mahigit 1,000 benepisyaryo ng tupad program at meron daw kinalaman ng isang kongresista dito pa sa Quezon City yon. Meron po ba kayong update diyan? Ito po ay nasa NBI na ang kaso, sir, and si Secretary Bellio po ay nagkaroon na rin ng administrative order on the head of our city field office pending the
investigation, the results of the investigation po, and tayo po ay hinigpitan po natin ang implementation po ng ating programa at sa lahat po ng lugar na aming pinupuntahan, talagang sinasabi po namin sa ating mga beneficiaries that 100% of the payment dapat ay makuha nila at huwag silang magbibigay ng kung anumang komisyon kung kanino man na nagsasabi na partido or politiko or mga coordinators ng mga politicians. Careful na po ngayon ang ating mga regional operations at sinasabihan din po natin lahat ng partners po natin tungkol sa programa na ito. Mm-hmm. Ma'am, isang mabilis lang po tungkol sa AKAP at TUPAD programs po natin. Ongoing pa rin po ba ito? Tuloy pa rin po yung pagbibigyan natin ng tulong? Opo, ngayon po ay kagagaling lang namin dito sa probinsya ng Pampanga. Lahat po ng mga LGUs natin ay nagbigay po tayo ng orientation sa ating TUPAD. Mag-uumpisa po sila anytime soon at ang magandang ginawa po ng ating Kalihim Bebas Belyo po dito ay instead of 10 days na work, ay ginawa po niyang 15 days. Kaya tuwang-tuwa po yung ating mga kababayan dito sa Pampanga and they'll be getting more than 6,000 pesos. So mga 6,400 if I'm not mistaken, kasi mga 410 ang per day po dito sa Pampanga. So yun po na we go around the country po para kami na mismo ang magsabi sa ating mga kababayan kung ano po itong programa, magkano po yung dapat nilang matanggap talaga at yung pong ating mga partners sa baba ay talagang parang kami na rin ang taga-monitor nila at para i-caution din po sila na ayusin po yung implementation ng program dahil ito po ay malaking bagay para sa ating mga kababayan. Yung sa AKAP po, wala po akong update kung meron pang pondo. So far po ay open pa ata ang system ng OWA pero talagang ang pagkakaalam ko po ay wala pa po tayong funds para po dito. Opo. Isa pa po, ma'am, hindi ko po alam kung masasagot niyo po ito, no? Pero tanong ko na rin po, ma'am, nag-expand na po tayo ng ating vaccination ngayon po, no? Meron na rin po tayo pediatric, magbubukas na rin po yung face-to-face classes. So, nangangailangan po ng dagdag ng mga vaccinators. Ma'am, yung mga fresh grad po natin, meron po ba tayong arrangement with maybe DOH para po kahit na yung mga voluntary natin or yung mga panandali ang magiging vaccinators ay may magiging trabaho na makukuha? I think in one of our discussions po, I cannot recall kung sino sa dami ng kausap. Sinabi po namin na sana mabigyan din ng pagkakataon kung ito naman po ay government, makapwede po doon sa ating government internship program, kung saan 3 to 6 months po ang internship program dito in government offices that they can maximize po. And at the same time, kung bagong graduate po sila, maganda po siyang training and exposure sa ating mga new grads. I think discussed with us kasi nalaman po nila na meron po kaming partnership halimbawa with the Department of Agriculture para naman po doon sa kanilang mga agriculture engineering graduates na they can deploy in the different branches of the Department of Agriculture. So same with our health sector po. Magandang opportunity po itong government internship program ng DOLET po. Oh, tingnan mo naman si Asek Nikki. Dapat tinatutulog siya sa sasakyan dahil, di ba, kasalanta na siya sa pag-iikot. Pero kinakausap pa rin tayo para mag-report. Eh, talaga namang pwedeng bigyan ng 13th month itong si Asik Nikki. Oo. 13th month. Nag-uumpisa na po ngayon ang application ng SB Corporation. Apo. Sana all. Sana all. Abangan mo natin ang susunod na kabanata kasi we just met recently with the SB Corporation and they're looking at expanding really the loan facility
Meron lang po kaming mga inaayos na ano, na konting bagay-bagay. And hopefully po, next week kasi nagkaroon po kami ng meeting na we can have Secretary Bello and Secretary Mon Lopez with a good news on this loan facility for 13th month pay. Good news. That's good news. And then please remind them that Christmas is only up to December 25. Pa, sana umabot. Thank you, Asik Nikki. Thank you so much. Thank you po. Maraming salamat. Magandang gabi. Si Asik Dominic Nikki Tutay ng Department of Labor and Employment. Ang ating oras, 6:28. Naku po! Eh, meron pa naman tayong ano, ilan pang mga taga, ha? Sige, magtigisa tayo, Rica. May mga sige. Kasaping dapat bang gawing mandatory ang bakuna, sang-ayon pa kayo o ito ba ay maaaring sabihing tahas ang paglabag sa human rights? Sabi ni Teng. Ay, Teng! Of Makati. Hi, Peter and Rica. Wanting to be vaccinated is a personal decision. Suggest government should instead educate those who are hesitant and it might be good to always provide data that vaccinated individuals are protected and if infected will not die unless with severe comorbid or comorbidities as against unvaccinated. I am fully vaccinated because I want protection not only for myself but also those around me. Let's also find out their reasons and let's address. Very good show. Ay! Domo arigato gozaimasu. Thank you. Salamat po. Si Mitch Romero naman. Yes, it's every right for every Filipino to not have himself vaccinated. At nahirapan ako. As it is his right, however, if we're talking about the protection of the whole people, as not to get the virus and spread it, then mandatory is a must. My opinion, and I respect everyone's rights, though I hope the Filipino will trust science. Thank you, Mix! And thank you, mga kapasaders. Kami po ay magpapaalam na ni Rica. Ako po, naku po, si Peter Musngi. Nakasama niyo rin po, Rica Lazo. At kami ang inyong kapamilya sa ABS-CBN, patuloy na naglilingkod sa Pilipino. Worldwide! Ingat! Yes! Stay safe and good night! Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang teleradyo. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti na lang. Street smart! Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang teleradyo.